Dumadaan sa proseso. Tama po ba? Bago sa magiging gold na maging maganda, tinutunaw siya at tinukuha siya sa pinakamalalim na bahagi ng bundok. Yung gold na lumulutang at pinapakita ay ang makakakuha yan, mga illegal miners. Hinaling tulad ang mga babae sa ginto. Kaya dapat ang katawan daw ay tinatakpan. Amen? Yung mukha si Sister Berlian, tumingin sa kanyang damit. Mga minamahal, mga kapatid, good morning! And happy Lord's Day! Happy Covenant Month! Happy Father's Month! No? Happy Father's Month! And purihin ang Diyos na nagiging father na ako. Amen po. Yes. Hindi po biro magiging father. Hindi po biro ang magiging tatay. At saka kailangan ang isang tatay ay sinasamahan ng isang nanay. Mahirap po magiging tatay. Mas mahirap
na kapag hindi ka naglilingkod sa Panginoon. Amen. Ang pinaka-the best na ipamana ng isang tatay sa kanyang anak ay yung makita niya ang kanyang anak na nagsumasamba, nagbabasa ng Bible, at hindi umaabsent, hindi kinakalimutan ang papunta sa church pag-araw ng Linggo. Alam niyo po, sinabi niya ng isang bilyonaryong pastor, Pastor Pede Folhensu. Magandang bahay, apat ang mansyon, bilyonaryo, businessman. Nagsimula siya sa mahirap. Alam mo, na-bless din ako sa kanyang preaching. Kung nasubaybayan ninyo sa corners preaching niya. Noong last Saturday morning, siya yung speaker. Sa Saturday, ako naman ang speaker ng Philippian 16. Kaya, I agree with him na kahit maging mayaman ka, walang kwenta yung iyong kayamanan kung mamatay ka na ang iyong anak ay hindi naglilingkod sa Diyos. Pag hindi naglilingkod sa Diyos, mukhang kabahan ka. Baka yung kayamanan mong pinundar gagamitin sa walang kabuluhan. Hindi gagamitin para sa Panginoon. Kaya po, mga minamahal at mga kapatid, huwag kayong maging masyadong mag-alala kung mahirap man tayo sa ngayon. Ang pinaka-importante, naglilingkod ka sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, hindi kita pababayaan, hindi kita iiwan. At ang huling payo ng ating Panginoon sa John 14:1, huwag mabagabag ang inyong mga puso. Sumampalataya sa Diyos, sumampalataya man kayo sa akin. Sa kay Jesus Cristo nagsabi niya, ang aking ama ay hahayo upang maghanda ng mansyon sa langit. Kaya kung bordinaw silang bahay mo sa lupa, barong-barong, tandaan mo, doon sa langit, mayroong mansyon para sa iyo. Kaya, huwag malungkot. Huwag magsimangot. Maging masaya. O rejoice in the Lord. Yan ang inawit ni Sister Amelia. Diyan, Philippians 4:4. Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Tama yun. Magsitayo na po tayo. Genesis chapter 12. Dito na po tayo sa Genesis chapter 12. Verse 1 up to 9. Okay po. Basahin ko po. Sinabi nga ng Panginoon kay Abraham, Abraham, umalis ka sa iyong lupain. Talagang may lupain din pala si Abraham, no? At sa iyong mga kamag-anak at sa bahay ng iyong ama na ikaw ay pasalupain, ituturo ko sa iyo. Tingnan nyo ha, ituturo ko sa iyo at gagawin kitang isang malaking bansa. Tapos sasabihin nila, maliit na bansa Israel. No, malaking bansa. At ikaw ay aking pagpapalain at padadakilain ko ang iyong pangalan. At ikaw ay maging isang kapalaran. At pagpapalain ko ang mga magpapapala sa iyo. Tandaan niyo ito, pagpalain ko ang natumakampi sa iyo. Susumpain ko ang kukontra sa iyo. At pagpalain sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa. So si Abraham ay magiging blessed to be a blessing. Kaya't yumaon si Abraham ayon sa sinalita sa kanya ng Panginoon. Verse 4. At si Lot ay sumama sa kanya. At si Abraham ay may 75 taon nang umalis sa Haran. 75 years old na sa tinawag, may edad na. Kahit may edad ka na, kapag tinawag ka, may pag-asa pa. Amen? Parang walang iinom na. Ay, salamat. Akala ko wala kong kausap.
nang umalis sa Haran. Isinama ni Abraham si Sarai na kanyang asawa at si Lot na anak ng kanyang kapatid at ang lahat ng pag-aaring kanilang natipon at ang mga taong kanilang nakuha sa Haran at nagsialis upang pasalupain ang Kanaan at tumating sa lupain ng Kanaan. Verse number 6. At naglakbay sa lupain si Abraham hanggang sa dako ng Shikim, hanggang sa punong insina ng Moreh, at nooy nasa lupain niyaon ang Kananeo. At nagpakita ang Panginoon kay Abraham. Tinan niyo, nagpakita ang Panginoon, ha? At nagsabi, sa iyong lahi, ibibigay ko ang lupain ito. At siya ay nagtayo roon ng isang dambana sa Panginoon na napakita sa kanya. Imagine mo, nagpatayo siya ng tahanan ng Diyos. Talagang nagtatayo talaga ng simbahan yung anak ng Diyos, hindi yung hindi anak ng Diyos. At mula roon ay lumipat siya sa bundok na nasa silanganan ng Bethel. At doon niya itinayo ang kanyang tulda na nasa kalunuran ang Bethel at nasa silanganan ang Hay. At siya ay nagtayo roon ng dambana sa Panginoon. Sa bundok, ha? At sinambita ang pangalan ng Panginoon. Hindi na po siya nagsamba sa ribulto, hindi na po siya nagsamba sa Diyos-Diyosan, kung hindi, diretso na sa Diyos. At si Abraham ay naglakbay na nagtuloy sa dakong timugan. Dakilang Diyos na makapangyarihang Ama, maraming salamat po sa umagang ito. Pagpalain niyo po ang aming pagbubulay-bulay ng iyong salita. Bigyan niyo po ako ng karunungan at kalaman bilang iyong lingkod na iyong tagapagsalita sa harap ng inyong mga magaganda at mga gwapong anak ng Philippine Christian Baptist Church of Central Luzon, Incorporated. Pagpalain niyo po ang mensaheng, Banal na Espiritu, tulungan niyo po kami na maunawa namin ang iyong mensahe sa umagang ito. At patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, linisin niyo po ang aming puso at isipan. At dalangin po namin na kayo po ang maluwalhati at malulugod sa aming pagsamba. Sa pangalan po ni Jesus, lahat magsabi po ng amen. Amen and amen. Maraming salamat po at pwede na po kayo makapagpo. So we encounter a covenant between God and a man named Abraham. So ang Diyos po ang nagbigay ng pangako. O sandali lang, bakit lumilipat na yung isa? Walang umalis sa upuan. Kailangan, nakapokus lang. Para guwapa. Amen? Mga minamahal, na-encounter natin, walang kondisyon to. Ang Diyos talaga ang nangako. Pinili ng Diyos Abraham. Alam niyo po, pagpipiliin ka ng Diyos, hindi ka pwedeng tumanggi. At kapag tumanggi ka, ikaw ang lugi. Amen? Sabi ng Diyos, Abraham, huwag kang matakot. Umalis ka sa lupain, sa pansa mo. Iwanan mo yung mga magulang mo. Iwanan mo yung mga kapatid mo. Iwanan mo. Kaya si Lot kasi, si Lot, namatay na yung kanyang tatay, kaya ibinilin doon sa kay Abraham. Nangako naman si Abraham, sige. Ang problema, ito si Lot, nagiging problema. Wala namang problema kay Lot eh. Ang problema naman doon yung kanyang mga ang kanilang mga katulong, nag-away-away. Ngayon, sabi ni Abraham, maghiwalay tayo. Kaya hindi talaga pwede na forever ang pamangkin na magkasama kayo. Tandaan nyo yan. Hindi talaga forever. May time talaga nag-away. Nag-away ang tito, tita at pamangkin. Kaya po makikita natin, ang Diyos ay tinawag si Abraham. Amen? Tinawag ng Diyos si Abraham. Hindi po tayo ang nagtawag sa Diyos. Ang Diyos po ang bumaba at hinanap tayo. Luke 19:10, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Amen. Kaya ang anak ng tao ay pumarito upang hanapin tayong mga nawala at iligtas.
Kaya tayo po ang hinanap ng Diyos simula nung tayo ay nagkasala. Minana natin ang ating kasalanan kay Eva at Adan. Makikita natin dyan sa Romans 5:12. Dahil sa isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. At sa kadayalanan ito, si Jesucristo ay bumaba upang hanapin tayo at iligtas mula sa ating mga kasalanan. Kaya pasalamat po tayo sa ating Panginoong Hesus. Ganun din si Abraham. Hinawag siya ng Diyos. Ang sabi ng Diyos sa kanya, makikita natin sa chapter 12. Sinabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain. Ang unang command kay Abraham is to separate from his country. To get out from his country. Kaya, iniisip ko ngayon, bakit ako pinalis ng Diyos sa Mindanao? Tapos dinala na ako sa Central Luzon. Nandito na ako sa puso ng Luzon. Central eh. Central. Kaya dito ako napaibig. Kasi sabi ng Diyos, Nilo, Dodo, umalis ka sa puso. Pumunta ka sa Maynila. Ah, pala ko Maynila na ito. Bulacan pala. Eh, siyempre, kung saan ako dadalhin, hindi ko alam eh. Di Abraham, ganun din. Hindi niya rin alam. Akala niyo, alam ni Abraham? Hindi po. Kaya ang tumawag sa akin, hindi ang membro. Ang tumawag sa pastor ay walang iba, kundi ang Panginoon. Tanda natin to. Ang nagtawag sa iyo, bakit dito kanya pinadala sa PCBC, ay ang Panginoon. Amen po? Ang Panginoon ang nagtawag sa inyo, hindi si Pastor Flores. Hindi ako pumunta sa inyong bahay para magmakaawa. Halika kayo, samahan mo ako. Hindi po. Ang kaparaanan ng Diyos ay mayroon po siyang kaparaanan. Kaya, ang Diyos ang tumawag sa inyo, Joseph. Para magsambal ito, hindi si mama mo. Amen? Hindi na. Ay, pag wala pa si mama, hindi naman ako isang padoon. Mga kapatid, hindi ho si mama natin ang tumawag sa atin sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi ni po si papa natin ang tumawag sa atin upang tayo maglingkod. Kung hindi, ang Panginoon. Ganon din ang covenant ng Diyos kay Abraham. Ang covenant ng Panginoon bawat isa sa atin ay ating dapat ingatan at ating isa sa alang-alang na hindi si pastor ang tumawag sa atin. Hindi din ang mahal mo sa buhay kung hindi ang Panginoon. Sister Marian, ang tumawag sa iyo sa Panginoon, hindi si Victor, kung hindi ang Panginoon. Pag ayaw ni Victor maglingkod sa Panginoon, papatayin niya sa pagdating ng panahon. Kaya ikaw dapat manatili. At huwag kang matakot, sabi ng Diyos kay Abraham, fear not, for I am thy shield and your great reward. Tanda natin ito mga minamahal mga kapatid, I am not afraid why God called me on this land, on this place, because I believe and accepted the calling of God and my life. Iniwanan ko ang aking nanay, iniwan niya ang aking kwadro, na picture nilagay ko sa bubong kasi nakahigas ko sa kama, sa papag, sabi ko na ito, para paggising mo, makita mo ako. Mga kapatid, mga minamahal at mga kapatid, nung namatay si nanay, napabayaan nila yung aking picture na mayroong frame at pinadala dito, may mga butik-butik na. Para akong tupa, na butik-butik. Nandiyan, salamat. Iningatan ni nanay at pinadala ni nanay pagkatapos ng kanyang kamatayan. Amen. Mga minamahal at mga kapatid, ang Diyos ang tumawag kay Abraham. Number one, umalis ka sa lupain. Number two, at sa iyong mga kamag-anak, lumayo ka. Iwanan mo yung mga kamag-anak mo. Number three, umalis ka sa bahay ng iyong ama. Kaya tama po, huwag tayong manatili sa tahanan ng ating mga magulang. Kapag tinawag ka ng Diyos, kapag ikaw may asawa na, huwag mong asahan ang tahanan ng magulang mo. Sumunod ka kung ano ang kapanawagan ng Diyos sa buhay mo. Kasi ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng bahay, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng tahanan mo, ang Diyos ang mahala sa iyo kapag ikaw ay tinawag niya. At ikaw ay pasalupaing itinuturo ko sa iyo. Imagine mo, hindi nga alam niya Abraham kung saan yung lupa. Basta, i-guide siya ng Panginoon.
kausap niya ang Panginoon sa pamagitan ng pangitain at sa pamagitan ng panaginip. Pero ngayon, nakikipag-usap na ang Diyos sa atin sa pamagitan ng Word of God. Amen po? Nakikipag-usap na ang Panginoon sa atin sa pamagitan ng ating pastor. Because the pastor is the mouthpiece of God. The pastor is the instrument by God to reveal to us what is the will of God for us. Mga minamahal at mga kapatid, tandaan natin yan. Ang ating pong makikita dito, may pangako ang Diyos sa kanya. Anong pangako ng Diyos? Kung tinawag ka ng Diyos, may pangako ang Diyos sa iyo. Number one, isulat nyo, pagpalain ko, ano no, gagawin kitang isang malaking bansa. Imagine mo, siya lang isa, gagawin sa isang malaking bansa. Grabe. Gagawin kita isang malaking bansa. Ilang taon si Abraham? 75 nung siya'y tinawag. Tapos sasabihin mo, ay matanda na ako, wala na akong pag-asang maglingkod. O tingnan niyo po, si Brother Tony, ilang taon na po siya, preacher na. Amen? Amen. Brad, ilang taon po kayo ngayon? Oh, imagine mo, 58. Sa edad na 58, nagiging preacher. Amen? Amen. Walang imposible sa Diyos. Abraham, 75. Tapos iba, takot na takot. Iba naman, inuuna yung kalooban ng Diyos, inuunahan. Ayaw maghintay. Alam niyo po, ang pinakamahalaga, yung matuto tayong makinig sa panawagan ng Diyos. Huwag tayong makinig sa ating kapitbahay. Huwag tayong makinig sa ating mga tito-tita. Makinig tayo sa Diyos. Sabi ng tito-tita, oh, doon ka naman sa Baptist. Nagtatayos ka na naman. Nag-peepers fruit ka pa. Mga kapatid, kubinant ng Diyos sa iyo yan at kubinant mo yan sa Diyos. Huwag mong sasabihin doon sa mga kaibigan mo. Amen po. Tapos sabi ng mga kaibigan, nakwa! Tinan mo yung pastor mo. Tumataba na, lumalaki ng tiyan sa kakain ng first fruit. Oh, nanasot pa yung utak natin. Naintindihan niyo po? Nanasot yung utak natin. Dapat meron tayong sariling desisyon. Desisyon mo sa Diyos. Kung ano ang sinabi ng Diyos sa iyo sa pamagitan ng Bible, yan lang ang iyong paniwalaan. Huwag mong paniwalaan ang iyong kapitbahay. Huwag mong paniwalaan ang iyong kaibigan na hindi naman sila Kristiyano. Huwag kang magpapadala sa mga payo ng mga unbeliever. Dapat sa payo ng pastor. Sa payo ng pastor mo. Hindi sa pastor ng 702. Hindi din sa pastor sa television. Makinig ka doon kay Kibuloy. Makinig ka kay Suryano. Nalasod ka tuloy. Amen? Kaya mag-amen. Amen. Sabi niya, si pastor nilo kasi kumisan, bulol, kaya huwag na tayo makinig doon. Dito na lang tayo sa mga magagaling magsalita. Naku po, si Moises, bulol din. Pero makikita mo, may mga lumaban kay Moises. Sino yung lumaban? Si Abiram at saka si Kuha. Si Kura. Patay ang kanang pamilya. Kaya takot ako lumaban sa pastor ko. Doon ako takot. Mahirap. Kasi pag lingkod ng Diyos ang nilibak mo, lingkod ng Diyos ang nagtatampo-tampo ka, ikaw talo. Dapat pag nangaral yung pastor mo, amen! Pag nasaktan ka, aray! Tanggapin mo. Hindi yan sinasadya ng pastor. Yan ay guidance of the Holy Spirit. Ako, gusto ko yung mag-aral ng pastor yung masakit. Pero wala pa naman akong narinig na napakasakit. Masakit lang yan yung pinapangaral niya pag ginagawa mo. Pero maniwala ka, mag-pray ka. Lord, pagpalain mo ang pangangaral ni Preacher Tony. I-bless mong pangangaral ni Preacher Mario. Hindi na. Wala naman. Mamaya titirahin na naman tayo. Tapos na binibilan ako, kita niyo dahil ginagawa ko, ako titirahin sa pulpito.
Tapos mag-iisip ako minsan, hindi ba tayo nakikita ni Pastor? Bakit tayo parang kinatamaan tayo ng Pastor? Hindi po, guidance of Holy Spirit yan. Do you believe? Salamat po. Gagawin kita isang malaking bansa. Pangalawa, pagpalain kita. Alam niyo po, ang Diyos ang tumawag sa akin. Ang Diyos ang nangako sa akin. Ang Diyos ang tumawag sa inyo. Ang Diyos ang nangako sa inyo. Hindi si Pastor. Yes. Baka sabihin niyo, sabi ni Pastor, pagpalain niyo ako, hanggang ngayon wala pa. Yung mga kapatid, si Abraham, 75 years bago pinagpala. Si Jacob, 20 years bago pinagpala. Ang iba dyan, 2 years pa lang pinagpala na, nakakaingit naman. Hindi ba ganda? Tapos sabi ni Sister Romita, tagal na ako ng lingkod, mayaman ako ngayon. Totoo yun! Pero huwag mo nang balikan yung nakaraan, tapos na yun eh. Ang importante, ang ngayon! Amen? Amen. Mga minamahal at mga kapatid, kailangan ang ating pananampalataya doon sa Diyos na nagtawag sa atin. Ang pastor, instrumento lang sa inyong buhay. Siya ang nagiging ama nyo sa pananampalataya upang kayo ay lumago at maglingkod sa Panginoon. Kaya mapalad ang mga Kristiyano na mayroong pastor na nag-aalaga at nanalangin at nagmamahal at nagre-review at nagpapalaala. Kaya po mga minamahal at mga kapatid, ako'y pasalamat ako. Mayroong ginamit ang Diyos, si Pastor Sunny Casabuena. Alam mo, ang sabi niya sa akin, alam mo, Dong, ang tawag kasi sa akin, Dodong, pinagpala ka na. Sabi ko, ano? Kung minsan, hindi mo makita yung pagpapala, nakikita mo yung problema. Mga kapatid, pag may problema kasi tayo, doon tayo nakapokus sa problema. Nakalimutan natin, mas marami ang pagpapala kaysa problema. At tandaan nyo to, pag walang problema, walang pagpapala. At kapag may problema, huwag kang magwawala. Dapat pag may problema, magpakumbaba, lumuhod, at tumahimik, at kikilos ang Diyos. Totoo po yan. Kung malaman nyo ng problema ko, baka kayo'y malugmok. Makikita nyo lang ako dito, masaya. Nagahamon sa inyo. Pero pagdating sa problema, ako'y tinatagaliig na. Pero salamat sa mensaheng ito. Dalawa pa lang ha. Una, gagawin kitang malaking bansa. Ano makukuha nating lesson dito? Gagawin ka ng Diyos kung ano ang nais niya para sa iyo. Magtataka ang mga tao! Dahil si CG, isang kahit, wala patuka. Ano-ano lang yun dati? Ang bahay, guma. Magsiga lang, bro! Pag sinasabihan ka ng pastor mo, huwag ka magtampo. Pag sinabi ng pastor, Brad, huwag ka magpalay. Dapat kung sumasalamat ka, yung pastor ko nagpapalala sa'yo. Isamantala sa akin noon, hindi ako sinasabihan ng pastor ko magpalay kasi palagi naman ako advance. Kasi mahirap talaga pag wala kang mentor at wala kang ama na pananampalataya. At hindi ka naman sasabihan ng pastor na huwag magpalay kung hindi ka late. Siyempre, sa eskwelahan nga, kaming mga teacher, sabi ng principal, yung palaging late, tardiness. Pwede kayong matanggal sa serbisyo, takot ka na. Takot ka na mawala ng 23,000 naman. Pero hindi natin nakikita, pag palagi tayong late sa ministry, hindi lang 23,000 ang matatanggal sa atin. Kapayapaan. Protection. Blessing. Naintindihan natin? Higit sa lahat, joy of salvation. Hindi mo naranasan yung katuwaan, kasiyahan, panay kasimangutan na lang. Ako, namimiss ko pa yung buhay kong simple lang. Ulam namin, manguli na ng palakas sa gabi. Ako pa ng luto. Hinahuli ako sa pagkain, inuubos nila, umiyak ako. Pabira. Sabi ko, mga loko-loko kayo. Nangyari talaga yun. Pumunta kami sa ibang bayan para lang manggapas ng palay. Naku, walang ulam, gabi lang. Bakit alas 4 na madaling araw, manggapas ka na, bago ka pang tuli. Pambira, napakahirap. Ilang taon ako natuli? 11 years old o 12 years old, 13 na. Talagang napakahirap ang buhay ko.
Di pagkatapos, kahit bago kami tuloy, kailangan kumapas. Alas 4 na madaling araw, gagapas ka na. Pag alas 9, tapos na, pira na. Yung mga kasamahan ko, nagsusugal. Ako, nag-uwi ako ng isang sakong bigas sa bahay. At nag-uwi ako ng pira kay nanay. Amen? Ang aking mga daliri, panayhiwa sa panggapas ng palay. But when God called me, I never hesitated to follow God. At nakita ko, pinagpala nga po ako ng Diyos. Kaya magtiis lang, magtiyaga. Nag-aral ako sa kolehiyo. Ang ulam ay tuyo at walang baon. Pasalamat ako, nakapasok ako sa eskular. Bago mo makuha ang pera, ang trabaho araw-gabi, bago mo makuha. Sa ngayon, madali lang. Mag-memorize ka lang at magsimba, wala na. Samantala sa akin, magpupuyat ako doon sa library. At gising ako ng alas 3, sain na. At alas 4, mag-memorize na ako. Pagdating ko sa eskwelahan, makahanda na ako. Pagsabi ng ma'am, what is literature? What is noun? What is verb? Nakakasagot na ako. Kaya muntik na ako ng cum laude, ng bihira. Pero hindi ko makalimutan ang buhay ko. Mga minamahal at mga kapatid, kapag tinawag ka ng Diyos, hindi po magkakamali ang Diyos sa iyo. Amen? May pag-asa pa. Kaya, pagpalain kita, gagawin kita isang bansa. Pangatlo, padadakilain ko ang iyong pangalan. Hayaan mo ang Panginoon ang magpapa-promote sa iyo. God will promote you to become well-known your name. Bantayan mo. Pag na-promote ka na, huwag mong agawin ang glory. Ibalik mo sa Diyos ang glory. Sabi mo, Lord, salamat po. Mga kapatid, dalawa lang po mangyayari, magiging well-known ka. Ang problema sa ating kung minsan, mga Kristiyano, natutokso po tayo sa mga scammer. Tama po, Brad. Kaya ayoko na. Amen. Doon na lang ako sa Panginoon, mag-focus na lang ako. I will love the members. I will be faithful to preach the Word of God. I will do my responsibility. Kaya sabi ko kay Mami kagabi, huwag na tayong magpalya sa pag-family devotion. Kung family devotion kami kagabi, mga minamahal at mga kapatid, wala na tayong ibang paraan para pagpalain. Maging handa palagi sa panalangin at sa devotion. Kasi sabi ng Panginoon, watch and pray that you enter not into temptation. Manghihina tayo sa panahon ng pandemic na ito. Napakahirap pag nawalan ka ng trabaho. Napakahirap pag walang pera. Ano ang solusyon? Be faithful sa Diyos. At huwag kang matakot. Yan ang sinabi ng Panginoon. Padakilain ko ang iyong pangalan. At number 5, gawin kitang isang kapalaran. Number 4, gawin kitang isang kapalaran. Maging pagpapala ka, hindi ka magiging burden. Maganda yung ikaw yung nagiging pagpapala sa ibang tao, hindi ka yung kabigatan. Amen? Ibig sabihin, nung unang panahon, nung ako'y high school pa, pag sinabi ng pastor, bring your own baon, wala akong baon. Sabi ng aking mga pinsang pangalawa, Don, kami bahala sa baon mo. Eh, ilan sila? Dalawa. Sinong Aliyo at saka sinong Aliyo at saka si Nining. Nakalimutan ko yung asawa. Sinong Aliyo, mga teacher ng mga anak. Si Ate Nining, anak niya si Ma, malapit naman yung sumakay. Dalawa na anak, tatlo anak niya. So yung isa may pick up na, pinagpala na sila. Sila naglilibre ng baon ko sa baptism, sila rin naglilibre ng baon ko. Sa may occasion sa church, sila rin naglilibre. Nung high school ako, asawa ni Pastor Diaz, nabibigyan ng 500. Ngayon, tayo naman ang nagpapadala ng support. Amen po? Yeah. Hindi sa lahat ng oras, kapag may tumutulong sa'yo, huwag kang mahiya. Yeah. Amen po, Brad Gigi? Nakahiya naman. Pagkuhan. Amen? Huwag kang mahiya. Blessing yan. Pag may nagbigay sa'yo, ibalik mo sa Diyos ang pagpapasalamat.
At huwag mong kalimutan yung mga taong ginamit ng Diyos sa buhay mo. Naintindihan niyo po ba? Ang sabi ng Diyos, number 6, number 5, pagpalain ko ang mga kakampi sa iyo at susumpain ko ang mga kumukontra sa iyo. Kaya huwag kang matakot pag may mga taong galit sa iyo, pag may mga taong inaapi ka, ibalikan ang Diyos ang bahala sa kanila. Yes. Pero tandaan mo to, yung mga taong tumutulong sa iyo, yung nag-bibless sa iyo, ibibless lalo ng Diyos. Kaya, ako, sabi ko, sa kay Mami, tuloy-tuloy lang ang ating programa. Tuloy-tuloy lang ang ating kaputiang loob na ipinapadam, pinapamalas at ating pong ginagawa sa ating kapwa kasi po nga kami ng eskolar. Kaya po mga minamahal at mga kapatid, ang covenant ng Diyos kay Abraham, napaka-importante at napakahalaga. Ano lang ang gagawin ni Abraham? Tingnan natin. Verse 4. Tingnan natin si Abraham ba ay sumunod o hindi. Kaya yumaon si Abraham ayon sa sinalita sa kanya ng Panginoon. At si Lot ay sumama sa kanya. At si Abraham ay may 75 taon nang umalis sa Haran. Isinama ni Abraham si Sarai na kanyang asawa. Hindi pwede iiwan ang asawa sa paglilingkod sa Panginoon. Dapat ipag-pray natin ang ating mahal sa buhay, maisama natin sa paglilingkod sa Panginoon. Kailangan atin silang ipanalangin na sumama sila na maglingkod sa Panginoon. And then, at ang lahat ng pag-aaring kanilang natipon at ang mga taong kanilang natuwa sa Haran at nagsialis upang pasalupain ng Kanaan at tumating sa lupain ng Kanaan. Pagdating doon sa Land of Promise, anong ginawa? Ang Diyos ay nagpakita kay Abraham at sinabi sa kanya, sa iyong lahi, ibibigay ko ang lupain ito. At siya ay nagtayo roon ng isang dambana sa Panginoon, nagpakita sa kanya. Kung saan ka tinawag ng Diyos, doon ka maglingkod. Amen. Kaya, mapalad ang isang lugar na mayroong local church. Kasi, pagpapala ng Diyos yan. Sabi ng iba, bakit diyan ka nagsasamba? Malapit naman simba, marami naman simba sa paligid mo. Ano? Eh bakit sumasimba ka pa rito? Umuwi ka pa, galing ka pa na Maynila nung ka nagtatrabaho? Bakit umuwi ka pa? Eh kaya naman, bakit di mo gawin? Eh marami naman simbahan sa paligid. Mga minamahal, ang makukuha natin dito, kung saan ka tinawag ng Diyos na iglesia, doon ka. Kung saan ka naligtas, at doon ka dapat lumago. Eh sa ibang iglesia, napunta ka, hindi ka ligtas. Hindi yung para sa iyo. Dito ka naligtas, dito mo nakilala si Jesus. At ito ang nagtuturo ng kaligtasan na si Jesus Cristo ang tagapagligtas. Ang pastor ay ang tagapagturo naman. Kaya dapat, mayroon po tayong tinatawag na katapatan, katulad po ni Abraham. Nung siya tinawag ng Diyos, ano po ang response ni Abraham? Abraham, obeyed ka, and Abraham built the house of God. And number 3, Abraham worshiped God. And number 4, Abraham is faithful in serving the Lord. Kaya po mga minamahal at mga kapatid, if you want to be blessed by God, follow the calling of God and be faithful to the covenant of God to you. Anong sabi ng Diyos? Pumatay ka ng hayop at kalapati. Amen? Amen? Kaya pag ang Diyos ang tumawag sa iyo, siya lang ang ating dapat paniwalaan. Wala ng iba. Huwag tayong magtiwala sa ating mga kapitbahay. Doon tayo maniwala sa Diyos. Huwag natin kalimutan ang Diyos ng ating mga magulang, ang Diyos ng ating pastor, at ang Diyos
natin si Jesucristo na tumawag sa atin. Marami nangangaral na si Kristo hindi Diyos. Tanda natin to. 1 John 5:20. Basahin natin. 1 John chapter 5 verse 20. Excellent lang preaching natin yan, ano? Oh, wala nag yeah. Ako, pag mag-share preaching, nalungkot ako. 1 John 5:20, sabi po dito sa Bible, napakaliwanag po. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo'y binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo'y nasa kanya na totoo. Sa makatuwid ay sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Ang tunay na Diyos, walang iba kundi si Jesucristo. At siya ang buhay na walang hanggan. At ang kaligtasan na ibinigay sa atin ay nasa present time, present tense, nasa kasalukuyan. Hindi po future ang kaligtasan. Simula nung tinanggap natin si Jesucristo na ating Panginoon at tagapagligtas, doon nagsimula ang ating kaligtasan. Titus 2:13. Titus chapter 2 verse number 13. Titus chapter 2 verse number 13. Nahintayin yamang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Kaya si Kristo Jesus is the mighty God. Sabi ng iba, great God. Hindi lang sa great God. Hindi lang sa Savior. But He is our great God. Amen? Sa Isaiah 9:6, tinawag siya the everlasting Father, the Prince of Peace. Isaiah chapter 9 verse number 6. Mga minamahal at mga kapatid, sundan niyo po ako sa Isaiah chapter 9 verse number 6. Sabi po sa Isaiah Isaiah chapter 9 verse number 6. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maiatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, Wonderful Counselor, Tagapayo, the Mighty God, Makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, at Pangulo ng Kapayapaan, si Jesucristo po. Tandaan niyo po yan. Si Jesucristo po ang ating tagapagligtas at ang ating Diyos. Siya po namatay sa cross. Siya po ang testator of the New Testament. Na agreement, covenant. Saan po makikita? Hebrews chapter 9. Pakiclick mo Ma'am Gina, nandun na tayo sa Hebrews. Conclusion na yan. Conclusion. Hebrews chapter 9. Verse 11. Hebrews chapter 9, the time magtapos. We have 8 minutes left before 11. Hebrews chapter 9, verse 11. Ngunit pagdating ni Kristo na dakilang saserdote, si Jesucristo po ang pinakahuling pare. Siya po ang dakilang pare, saserdote ang tawag niyan. Nang mabubuting bagay na darating sa pamagitan ng lalong lalaki at lalong sakdal na tabernakulo na hindi gawa ng mga kamay sa makatuwid bagay, hindi sa paglalang na ito. At hindi rin naman sa pamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong baka, kundi sa pamagitan ng kanyang sariling dugo. Sa Old Testament, pag may covenant, may kasunduan, may padugo, yung ginagawa ng mga matatanda natin, pag nagpatayo ng bahay,
at magdapas ng palay, may palugo. Pero si Kristo Jesus na po ang kanyang sariling dugo, ang kanyang ginawa. Kaya huwag na nating balik-balikan na magpatayo ng bahay, magpadugo pa ng baboy o ng manok. Sa ating panahon, hindi na. Tapos maglalagay ka pa na ng piso at 5 piso doon sa aligi. Ibigay niyo na lang yung suffering. Ay pumasok na minsan ng magpakailanman sa dakong banal na kinamtan ang walang hanggang katubusan. Tinubos na tayo. Walang hanggang katubusan. Sapagkat ng dugo ng mga kambing at ng mga baka at ng mga abo ng dumalagang baka na ibinubud budbud sa mga nadungisan ay makapagiging banal sa ikalilinis ng laman. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay niyandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos ay maglilinis ng inyong buhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. Praise God. At dahil dito'y siya ang tagapamagitan ng isang bagong timpang. Happy Covenant Man. Upang sa pamagitan ng isang kamatayan lang ha, hindi po tuwing April na mamatay ang Panginoon. Isang bisik lang po ang kamatayan na ukol sa ikatutubos ng mga pagsasalangsang na nasa ilalim ng unang tipan. Ang unang tipan ay ang Old Testament. Ang mga tinawag ay magsitanggap ng pangako na manang walang hanggan. Sapagkat kung saan mayroong tipan, doon kinakailangan ang kamatayan ng gumawa ng niyaon. Kaya sa covenant, si Kristo po ang namatay para sa atin. Hindi na tayo kailangang mamatay para sa covenant. Ang atin na lang tanggapin si Kristo at paglingkuran at pagsambahin ng mayroong katapatan. Purihin natin siya sa pamagitan ng mga awit na mga salmo at ng mga spiritual. Hindi po dapat tayo mag-awit ng mga rock music. Ephesians chapter 5. Ito na. Titirayin na natin ang music kasi covenant na to. Amen po ba? Ang Kristiyano pa ba? Pwede pa bang umawit sa video kayo doon na nakapante ang babae? At sabihin mo na nga. Tapos kumaawit pa yung babae doon na I should have lied that I passed by her window. Tang-t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 ang. Aha! Amen? Ephesians chapter 5 verse 19. Sa na kayo'y mga gusapan ng mga salmo at mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu na nangangawitan, nangangapupuri sa inyong mga puso sa Panginoon. Kaya hindi tayo pwede umawit ng mga TikTok na awit. Hindi tayo pwede umawit ng mga rap music. Hindi tayo pwede umawit ng mga awit na makamundo. Hindi dapat tayo umawit ng mga sweet music na Temple of the King. Tapos awit yung puno. Hindi ako isang laruan. Aba, ang busit mo pa, di pa tinitinig pa. At kung ayaw mo na pagsawahan. Tapos doon ka pa umawit, katama ng mga lasinggo. Tapos panangunin, iinom-iinom ka na. Brother Silson! Amen! Huwag na tayong maawit ng mga awit ng mga lasinggo! Mitulo na ang luwas ng mga mata. Naku! Nag-Kristiyano na! Napaslay! Pastor! Miss na miss ko ng Panginoon! Pwede mo bang mag-special number? Aba, umawit siya. Eternidad, eternidad. Aba, pastor, eternidad naman niya. Pumili ka nitong dalawa. Langit, lupa, saan ka? Mga kapatid, yung lirik mo, Kristiyano,
Pero yung ano tawag doon? Yung tugtog, hindi Kristiyano. Hindi pwede. Kaya, pag may iba nagtuturo po yung love song, ang tanong, yung lyrics, galing ba sa Bible o galing sa damdamin? Naintindihan niyo po? Bakit kung minsan yung pastor nag-preach na bawal tayo mag-awit? Kasi may covenant tayo. Christ died for us. Binago na tayo. 2 Corinthians 5:17. Kaya nga, kung sino man ay kay Kristo na, bagong nilalang na. Huwag na tayong umalik sa dating daan. Amen? Huwag tayong maging katulad ng sako. Sako. Aso! Nang kapag kinain, sinuka. Kainin pa. Kaya ang Kristiyano dapat, hingatan natin ang covenant ng Diyos. Kung basahin mo na sa previous verse ng Ephesians, chapter 5, verse 19 to 21, nandoon, bawal maglasing, bawal mambabae, bawal manlalaki, bawal magsugal, bawal mangaswang, nandoon na lahat. Pag may asawa na, bawal na maghanap ng extra. Okay lang yun sa mga inasal, pwede extra rice. Pero Brad, huwag maghanap ng extra wife. Baka pagdating ng pansin, engineer na kaya ko. Pag engineer, hahabulin na ng babae. Kasalanan ko po. Aawit ka naman. Kasalanan bang unibig? Pambirang mga awit ni Milda Papo. Eh, basta bakit inaawit mo? Eh, kasi gina-example ko lang. Kasi dati yun eh. Marunong ako umawit. Akala nyo na ako marunong umawit. Lulis. Nako. Talaga. Ang first, una kong awit. Pa. Ruas Bolivar, memorize ko yan. Bandang ulit, nag-date na po kami ni Macy sa Ruas Bolivar. Kaya po mga minamahal, mga kapatid, may covenant na po. Mula nung ako'y dibaptize, nangako nga po sa kay Lord, hindi na ako awit ng mga rock music. Delilah, haba, manonong mga awit, mga lukimbya, matanggo, wag na. Doon ko na magtanggo sa asawa mo, amen? At tapos yung mga TikTok, yung music sa TikTok, hindi yan Kristiyano eh. Oh, pag tumingin ka, aking ka. Nakakatawa pero naluko ka. Naluko tayo. Nawag na tayong maluko. Last verse. Tingnan natin kung sinong manluloko. Revelation 20 verse 10. Revelation. Kung minsan nasasaktan kayo, si pastor tinitira yung ganito. Hindi po ako nagtitira ng religion. Tinitira ko lang po yung yung tinatawag na Christian living. Amen? Dapat itama, ituwid. Kasi po, sino pa magtama sa atin at magtuwid sa atin kundi Word of God? Tama hindi? Amen. Oh, dati, si Sister Josiel, maraming hikaw. Ngayon, marami pa rin. Sister Josiel, tamaan ka pag marami pa hikaw mo, ha? Wala akong magagawa. Tatay mo ko sa pananampalataya, mahal kita sa Panginoon, kaya dapat itama ko kayo. Sino ba magtama sa atin? Ibang tatay? Tama hindi? Pag nakita niyo si Ma'am Gina maraming ikaw, sundin niyo. So, ilan ang ikaw ni Ma'am Gina? Dalawa. Dalawa na. Alam mo, kung marami ikaw niya, hindi ko pagkasalan niya. Kahit mahahabulin niya ko, ayok. Tingnan natin, verse 10. At ang diablo na dumaya sa kanila ay binulid sa dagat-dagat ng apoy at supre na kinaroonan din naman ng ayok at ng bulaang propita at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailan kailanman. Last verse. Revelation chapter 7 verse 7 at chapter 12 verse 7 hanggang 9. At nagkaroon ng pagbabaka sa langit si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakikipagbaka sa dragon. At ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakikipagbaka at hindi sila nanganalo
nilasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit. At iniagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan. Ang dumadaya kahit ang mga Kristiyano, dinadaya pa. Eh pastor, katuwaan ng TikTok, dinadaya tayo. Ano pa? Face up! Dinadaya ka! Mabaya ka, gagawin kang lalaki sa face up! Nakatuwa, pero ikaw ay nadaya. Tapusin natin basa, baka mamaya ikaw ay mabutata. Chapter 12, verse 9. At inihagis ang malaking dragong, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan. Siya ay inihagis sa lupa. O nandito si Satanas sa lupa, wala sa imperno. At ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Ayan, pag mayroong mga kapre, mga duwende, mga tikbalang, lahat-lahat, mga syukoy at mga syukay, mga sirina, kung ano-anong tawag nyo, yan ay mga foreign angels. Amen po? Kaya huwag magpadaya sa TikTok. Aba, Kristiyano ka na, nagpaparoko ka pa, nagpapadaya. Sabi naman sa pastor, sinasaktan na naman ako, hindi na ako magsamba sa linggo. Ikaw ang talo, hindi ako. Huwag kayo magpadaya sa Diablo. Amen? Itaas ang kanang kamay. Ako, sabihin yung pangalan mo. Hindi na magpadaya sa Diablo. Kahit anong-ano programa ng Facebook, Mobile Legend, mga television, pag hindi sumasang-ayon sa salita ng Diyos. Ako, sabihin mo pangalan mo, mamumuhay ng ayon sa salita ng Diyos. Pagpalain nawa ako ng Diyos. Amen. Iyoko natin ang mga ano, pikad natin ang mga mata. Kung saan man kayo ang kaupo, magsiluhan po tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa umaga po. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan. Salamat sa mensahe. Salamat sa paraan. Salamat sa pabinaw. Sa oras na ito, kami po ay nangangako at lumalapit sa inyo, nagpapakumbaba ang bawat mananampalataya. Pagpalain niyo po at pakinggan ang kanilang mga panalangin. Pwede na po kayo magsimula manalangin. 1 minute po. I will give you 1 minute. Pwede na po. Dakilang Diyos na aming Ama, maraming salamat po sa pagparaalan niyo po sa amin sa pamagitan ng iyong hiko. Salamat po sa COVID-19. Tulungan niyo po ang aming mga tahanan, ang bawat mananampalataya na iingatan namin at tuparin. Sundin ang inyong COVID-19 sa aming buhay. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Ingatan niyo po ang bawat isa.
pagpalain niyo po ang mga taong kumakampi sa amin. Parusahan niyo po ang mga taong kumakalaban sa amin. Gawin niyo po kaming pagpapala sa aming mga mahal sa buhay, pagpapala sa aming mga kapitbahay, at pagpapala sa aming mga kaibigan. Tulungan niyo po kami maging matapat sa pagsamba at sa paglilingkod sa inyo. Basbasan niyo pong lahat-lahat ng inyong mga anak, lahat ng mga member ng PCBC, lahat din po ng mga kapatiran sa online. Sa pangalan po ng Jesus, lahat mong sabi ng Amen. Brother Aurelio, please come para sa ating tithes and offering. Mag-pray ka. Magsitayo po tayo sa ating po pangalangin. Pilit po natin ang ating mga mga tayo. Dakilang Diyos, magpapasalamat po kami umaga nito. Yes! Pagpapasalamat po kami lahat. Ngayon mga ano, itong makinig ng mensahe na galing sa inyo. I-bless niyo po ang lahat ng mga ito ng PCBC. Yes, O God. At ang mga pamilya. I-bless niyo po ang video guys sa tithes and offering. At sa mga hindi naman po, kaya po ang provide para kasusin na din ang PCBC. Binabalik po namin sa inyo ng pagkawal at salamat. Sa dakil ng mga ano sa inyo. Amen! Thank you po. Brad Gigi, pagkatapos ng closing prayer, mamaya, ibaba mo yung isang stamp on yun. Ingat na ba? Mamaya, kahit kunting meeting lang tayo. Boy! Every day, you willing, you will be done.
Katuwaan at kasiyahan. Yatin niyo po kami sa aming mga tahanan na masaya at mapayapa. Ito po ang aming